Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, February 16, 2022. Kung mapapansin nga po natin, ano, ang nakaka-apekto po nga sa ating bansa ngayon ay yung ating Northeast Monsoon and yung Shear Line. At meron naman po tayong Easterlies, no, na nakaka-apekto naman sa eastern section ng Mindanao at maging bahagi ng Visayas, at umaabot nga po yung ating Easterlies hanggang sa may Metro Manila. Pero yung parte ng Quezon Province ay nakaka-apekto nga po dyan yung ating shear line, kaya may mga posibilidad po tayong inaasahan dyan ng mga pag-ulan. At dito naman sa may Northern Luzon, sa may parte ng extreme Northern Luzon, ang nakaka-apekto naman yung ating Northeast Monsoon. So asahan pa nga rin po, no, na makakaranas tayo dyan ng malamig na panahon dahil nga po sa ating Northeast Monsoon. At dito naman sa malaking bahagi ng ating bansa ay nakaka-apekto naman po yung Easterlies. Kaya posible nga po tayo makaranas ng malinsangang panahon, at lalo na po yan, no, pagdating ng tanghali. At dito naman sa may Palawan, kung mapapansin natin, wala naman tayong ibang nakikitang anumang sama ng panahon na posibleng magpaulan sa Palawan. At makikita naman po natin, ano, na magiging maganda ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng ating bansa. Check naman natin yung ating advanced weather forecast sa mga next possible scenario na posibleng mangyari. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, pagdating nga ng February 17, tuloy-tuloy nga po, no, makakaranas ng malinsangang panahon ang parte ng Visayas and Mindanao maging sa may Palawan. Makikita naman natin dito sa may February 18, yung muling pagbugso ng amihan ay posibleng maranasan po natin yan. At pagdating naman po ng February 19, makakaranas po ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito naman sa may Mindanao at eastern section ng Visayas, dahil pa rin po yan sa Easterlies. At may possible low pressure area po tayo na makakaapekto dito sa eastern section ng Mindanao. At pagdating naman ng February 20, mapapansin nga po natin, ano, na tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Visayas at sa may Mindanao. Pagdating naman ng February 21, makikita natin yung muling pagbugso ng amihan. So makakaapekto po yan dito sa may Northern Luzon. Asahan po natin yung mga posibilidad na mga malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng February 22, makikita natin, ano, yung makakapal na kaulapan na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Ito nga po ay magpapaulan na dire-diretso dito po sa may Mindanao, Visayas, at maging sa may Palawan. At pagdating naman po ng February 23, ito po yung ating posibleng weather system na mararanasan. No, makikita natin na meron pa rin tayong amihan o yung Northeast Monsoon, at yung Easterlies ay makakaapekto pa rin dito sa may parte ng Mindanao, at yung ating shear line ay makakaapekto naman sa ating Visayas. By February 24, makikita nga natin, ano, na mararanasan pa rin ang pag-ulan dito sa Visayas at hanggang Bicol Region dahil pa rin po sa ating shear line. At pagdating ng February 25, makikita naman po natin, ano, na makakaranas pa rin ng mga pag-ulan sa may eastern section ng Mindanao, at ang shear line ay nakaka-apekto po yan hanggang dito po sa may Visayas. Sa ngayon po, napapansin natin, ano, wala pa rin po tayong inaanumang inaasahan na posibleng sama ng panahon na posibleng mabuo sa loob at labas ng ating bansa. Sa ngayon nga po, puro shear line at Northeast Monsoon and Easterlies ang ating mga weather system na umiiral, at hanggang February 25, wala po tayong inaasahang anumang sama ng panahon. Manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast, dahil nga po inuulit natin ang ating advanced weather forecast is possible scenario nga lang po.
At malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yung nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.